Hi guys, so it's me again, Ray of Reagan Review. So for today's video, ang i-review natin ay ang M1911 Colt na nabili ko mula sa Divisoria. So, tara na! So, ang baril pala na ito guys ay nabili ko sa Divisoria. Ang ano niya nga pala, ang address niya nga pala ay Tabora Street, Santa Elena, no? Sa Divisoria Mall. And nabili ko siya sa halagang 150 pesos or $3. And worth it siya guys, no? So 150, kasi meron siyang features na movable ang kanyang hammer. Ayan. Movable hammer siya, guys. And aside from that, meron din siyang lock, slide lock. Pagka naka-lock, hindi mo siya makakasa. And pagka naman naka-unlock, makakasa mo siya, guys. Ayan. So, sa features niya, guys, ayun lang, no? And then, kanyang mag-release. Wait, kunin natin yung magazine. And by the way guys, no. Ignore the box pala kasi hindi niya naman talaga box 'to. Sa piyesa 'to ng aking PC. So, huwag niyo pansinin 'to. Yan. Ito rin, huwag niyo rin papansinin 'to kasi hindi naman talaga 'to lalagyanan ng bibis. So, specs. Ang ating M1911 na Colt ay nagre-range ang kanyang firing sa siguro mga 15 meters and FPS naman is about 150 FPS, so malakas na din, no, sa pistol malakas na rin ang 150 FPS. So, materials semi-metal ang slide niya. Plastic lang ang slide niya guys, no? Hindi siya metal. Ang metal is yung kanyang ito, ang tawag dito, bullet ejecting. Ewan ko. Basta sa totoong barrel guys. Aram. Sa totoong buhay guys, no, diyan lumalabas yung bala. Ayan. And kung mapapansin nyo, ayan, metal siya guys. And then ang kanyang outer barrel, metal din. And itong kanyang mga bolts, no, sa kanyang hand grip. So far, yun lang naman na nakikita kong metal sa materials na itong barrel. And sa magazine naman, plastic lang siya, guys. Pero mabigat. Siguro meron pang pabigat na bakal sa loob. And sa itsura, guys, no, mukha talaga siyang totoo. And actual size siya, guys, no, ng totoong barrel. So, ayan pala ang kanyang malapitang view. Side, rear, other side, itong kanyang front view. So sa unit na to guys, no, makikita rin natin ang kanyang mga engraving guys, no, ang history ng ating M1911. And then, meron din siya dito mga naka-engrave na sulat. Yan. Tokyo Marui. Made in Japan. And then, M1911 AI US Army. And meron din siya serial number, guys. Yan. Serial number. Parang sa totoong barrel. And materials. ABS plastic, no? Ang ating material sa M1911 natin. Magandang klaseng plastic. Heat resistance and recyclable. So, maganda, guys. And, by the way, yung kanyang hammer pala is plastic lang din, guys. So, test fire na natin.
So, sa test perf pala natin, guys, no? We are 5 meters away lamang sa ating target dahil nandito lang tayo sa loob at hindi tayo pwedeng mag-test perf sa labas dahil gabi na, it's already 9:30 p.m. na dito, guys, no? And bawal din naman tayo lumabas kasi baka may tumawag ng police or barangay and then mahuli tayo. So, dito na lang tayo para safe din tayo sa COVID-19. So, tara. So, guys, eto na. We are 5 meters start away from our target. And we are going to start our firing test and accuracy and power test. So, kukunin ko ngayon yung target, guys, and then titignan natin ang result. So, here is the result of our test fire of a M1911. And kung makikita nyo, guys, no, is may tama tayo malapit dito sa gitna. And then may tama rin tayo dito. Yan. And kung makikita nyo, guys, no, butas siya. Tumago siya sa karton. And then meron ding bumaon. So, ayan, tatanggalin ko, guys, para makita nyo. Oops, nareglag lahat. So, ayan, guys. Tumagos ang bala. 1, 2, and ayan lang siguro. Dalawa ang tumagos. And may mga nag-penetrate na nakadikit dito, no? Nalaglag kanina kung narinig nyo o nakita nyo. And masasabi ko lang sa ating firing test, accuracy, check na check, guys, no? Meron lang slightly na pagliko sa left ang ating mga BBs. Siguro sa hangin. Kasi mahangin dito, guys. Nasa third floor tayo sa terrace. And sa power naman, guys, no? Ayos lang. Sa 150 fps, worth it na yung 150 pesos na nagastos natin, no? Sa pagbili ng ating 1911. So, that's for our today's video, guys, no? Na-review natin ang ating M1911 Colt Government. And na-test fire na din natin. Nakita na din ang kanyang mga features. Ayan. And materials. And sabigat pala, guys, no? Nakalimutan kong banggitin. Sabigat yung mabigat siya, guys. Mabigat siya kumpara sa ibang spring type pistol na nabili natin. And then na-review natin. Ang kasigbigat niya siguro is yung ating caliber 45, no? Na-review din natin. Check nyo na lang sa channel ko. And ayun lang, guys. Ang masasabi ko dito sa ating M1911 is sulit ang inyong 150 pesos sa overpower and realistic airsoft spring type, no? So, siguro ilalagay ko na lang sa description yung address para madali nyong makita o madali nyong matagpuan ang bilihan nito. So, that's all for today. Huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang ating video. And huwag nyo rin pong kalimutan na i-click ang notification bell para updated kayo sa mga bago ko pang i-release na video. And maghintay lang kayo, guys, kasi meron akong in-order, no, na airsoft spring type din. So, i-review natin yun agad pagkadating na pagkadating. So, yun lang. Maraming salamat sa panonood at sa patuloy na pagsuporta sa akin, no? And maraming salamat and mag-ingat kayo palagi.